Magandang buhay sa ating lahat! Ngayon, bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata at damhin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng karunungan na ibinibigay niyo po sa amin. Kayo na po ang siyang manguna at gumabay sa amin ngayong araw na ito. Naway pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, bigyan ng lakas, karunungan at katalinuhan nang sa gayon po matutuhan nila ang aming talakayan ngayong araw. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala, sinadyaman po namin o hindi sinadya. Kayo na po ang manguna sa lahat, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot, samang panalangin sa pangalan niyo po, Jesus. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, magandang buhay muli sa ating lahat. Bago tayo magsimula, naway sana kayo ay nasa maayos na kinalalagyan ng sagayon. Mapakinggan ninyo at maintindihan ninyo ang ating talakayan ngayong araw. Okay? Sa nga pala, may sinend ako sa ating Google Classroom na attendance form at iyong sasagutan iyon ng sagayon. Malaman ko kung kayo nga ba ay nakapakinig or nakapakinig ng ating talakayang ngayong araw. Naiintindihan ba? Ayan. Bago tayo dumako sa ating talakayan, ngayon muna, may ipapakita muna ako sa inyong kasabihan. At sasabihin niyo sa akin kung paano niyo nga ba naiintindihan. Ayan. Itong kasabihan na ito, huwag puro salita, gawin mo sa gawa. Paano niyo mga ba bibigyan ng interpretasyon itong kasabihan na ito, maaari nyo isend sa akin ang inyong mga kasagutan sa pamamagitan ng messenger nang sa gayon mabasa ko at malaman ko kung paano nyo nga ba naiintindihan or bibigyan ng mensahe ang kasabihan na ito. Pero para sa akin, bibigyan itong kasabihan na ito, sinasabi lamang nito na huwag puro salita, gawin natin sa gawa. Pero sinasabi nito na tayo bilang tao, dapat hindi lang tayo magaling sa pangako, magaling sa pagsasalita, magaling sa pagbibigay ng mga kaya natin gawin. Dapat yung mga sinasabi natin, ginagawa natin sa pag-aaktual o ginagawa natin sa pagsasagawa. Nang sa gayon, hindi sinasabi na magaling lang tayo sa salita. Dapat patunayan natin na tayo ay magaling sa gawa. Okay? Naiintindihan po ba? Ayan. Okay. Ngayon naman, darako na tayo sa ating talakayan na ang tula. Pero, bago ang lahat, inaasahan ko sa ating pagtatapos ng klase, kayo ay nakahihinuha kung paano sumulat ng tula, nakalilikha ng sariling akda ayon sa kayarian nito, at ang panghuli ay kayo ay nakagagawa ng pagtatanggahal ng may kawastuhan. Ayan. Ngayon naman, alamin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng tula. Ayon sa ating slides, ang tula ay isang uri ng panitikan na nagbibigay ng ritmo, mga tunog, paglalarawan at mga paraan ng pagbibigay ng kahulugan sa mga salita. Sa madaling sabi, pag sinabing tula, ito raw ay isang uri ng panitikan na nagbibigay ng mga kahulugan sa malalalim na pamamaraan. Ito raw ay ginagamitan ng mga matatilinhagang salita na sa gayon maitago nito ang tunay na diwa ng isinasaad na mensahe. Okay, naiintindihan po ba? Ayan, sumunod, alamin naman natin kung ano nga ba ang anyo ng tula. Meron daw tayong tatlong anyo ng tula. Ang tradisyonal, ang malayang talugturan, at ang panghuli ay ang berso blanco. Isa-isahin natin ipaliwanag kung ano nga ba ang pagpapakahulugan sa tatlong anyo ng tula. Pag sinabi raw nating traditional, ito ay isang uri ng tula na may sukat, tugma, at malalalim na mga salita. Pag sinabi raw nating traditional, ito yung may mga pamantayan na sinusunod. Hindi lamang basta makagawa ng tula, bagkus nilalagyan ng mga sukat, tugma, at mga ginagamitan ng malalalim na salita. Naiintindihan? Sumunod naman tayo sa malayang talugturan. Pag sinabi raw nating malayang talugturan, ito raw ay isang uri ng tula
na malayang nakapagpapahayag ang sumusulat ng hula. Ibig sabihin, taliwas ito o kaibahan ito ng traditional na tula. Ang malayang taluduran ay walang sinusunod na pamantayan, walang tugma, walang sukat, malaya mong magagamit ang iyong nasa isipan. Naintindihan po ba? Sumunod naman ay ang verso blanco. Pag sinabi naman natin verso blanco, ito ay isang uri ng tula na walang sukat pero may tugma. Ibig sabihin, maaari kang gumawa ng tula nang walang sukat o walang bilang pero mayroong tugmaan sa dulo. Naiintindihan po ba? Ayan ang pinagkaiba ng tatlong anyo ng tula. Ayan naman, sumunod naman tayo sa elemento ng tula. Ano nga ba ang elemento ng tula? At ano nga ba ang mga gamit nito sa pagbuo ng tula? Ayan, una dyan ay ang sukat. Pag sinabi raw natin sukat, ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ayan, pag sinabi raw natin sukat, ito ay ang isang tula ay kinabibilangan ng mga sukat. Pag sinabi natin sukat, meron tayong apat na sinusunod. Ito yung wawaluhin, lalabing dalawahin, lalabing animin, at lalabing waluhin. Pero noong panahon ng Hapon, meron tayong tinatawag na haiku at tanaga. Ito yung tula na kung saan meron lamang limang pantig, yun ay ang haiku, at pitong pantig naman para sa tulang tanaga. Naintindihan? Para lubos ninyong maunawaan kung paano nyo nga ba malalaman kung paano makita or malaman ang sukat sa tula, ito ay isang halimbawa ng sukat na wawaluhin. Ito. Bigkasin natin siya sa pamamagitan ng pagpapantig. Okay? Naintindihan? Isda ko sa Maribeles 8. Nasa loob ng kaliskis. Ayan, kung makikita nyo, bawat taluntod ay mayroong walong pantig kada taluntod. Ayan, dumako naman tayo ngayon sa elemento ng tula na saknong. Pag sinabi raw nating saknong, ito ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya. Pag sinabi nating linya, ito yung tinatawag nating taluntod. Ayan, kung makikita nyo sa unang linya, ang tawag dyan ay taluntod. Pag sinundan pa ng pangalawang linya, magkakaroon ng pangalawang taluntod. Pag sinundan pa ng pangatlo, magkakaroon pa ng pangatlong taluntod at pang-apat na taluntod. Pero, pag sinabi nating saknong, hindi lamang tayo makukulong sa apat na taluntod. Maaari tayong gumamit ng kuplet, dalawang taluntod. Pag sinabing dalawang taluntod, maaari na natin siyang tawagin na isang saknong. Pag tatlong taluntod naman, ang tawag natin sa kanya, saknong na tarset. Pag sinabi naman ng nating apat na taluntod, ito ay tinatawag nating quatrain. Pag sinabi naman nating limang taluntod, ito ay tinatawag nating quintet. Pag sinabi naman nating anim na taluntod sa isang saknong, ang tawag doon ay sestet. At pag pitong taluntod sa isang saknong, ang tawag natin doon ay septet. At pag walo naman, ang tawag natin doon ay octave. Naiintindihan po ba? Ibig sabihin, hindi lang tayo makukulong sa apat na taluntod sa isang saknong. Maaari tayong gumamit ng saknong mula dalawang taluntod hanggang walong taluntod. Naiintindihan po ba? Ayan, sumunod naman tayo sa elementong tula ng persona. Pag sinabi rong nating persona, ito ay tumutukoy sa pagsasalita ng tula. Ito ay kung paano nga ba binibigkas ng tumutula or nagtutulan ang kanyang tinutula. Naiintindihan? Ito ay inaangkupan ng tamang salita, tamang pagkumpas ng isang nagtutula. At sumunod naman tayo sa isa pang elemento ng tula na tugma.
pag sinabi raw nating tugma, ito ay sinasabi na may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasintunog. Bakit nga ba kailangan natin lagyan ng tugma ang ating tula? Sa tingin niyo, paano nga ba nito nabibigyan ng buhay ang ating akdang tula? Ayan, dahil kapag sinasabi na sa pamamagitan ng tugma, nagkakaroon daw ng kagandahan ng pagbigkas ng tinutula or ng nagtutula. Ito rin ay nagbibigay ng indayog dahil syempre kapag napakinggan natin yung bawat dulo ng salita ay magkakatunog o magkakatugma, nagkakaroon tayo ng kamanghaan, di ba? Kapag nakarinig tayo ng magkakatono sa huli nito, ang ganda ng binibigkas, ang ganda ng tinutula. Kung kaya't mahalaga ang tugma sa tula. Okay. Ito ay isang halimbawa ng mayroong tugmaan. Babasahin ko sa inyo ng patula. Tingnan nyo ko sa huli kung mayroon bang pagkakatulad or pagkakatugma sa huling salita. Babasahin ko sa inyo ng patula. Ang bawat isa'y may kalayaan. Ang bawat isa ay may karapatan. Dapat walang maiwanan sa ating kasarinlan. O di ba? Kung makikita nyo or mapapakinggan nyo, ang bawat dulo ng salita ng tula ay mayroong tugmaan sa huli nito. Ayan, sumunod naman tayo sa elemento pa ng tula na kariktan. Pag sinabi natin kariktan, ito ay marikit na salita na pumupukaw sa damdamin at kawilihan ng tao. Ayan, ang layunin nitong kariktan nito ay magbigay ng mga salita na makapagpupukaw sa mga mambabasa o tagapakinig ng tula. Ito ay mga salita na bihirang magamit ng mga tao at dito ginagamit o ipinahayag sa pagsulat ng tula. Kagaya lang din lamang siya ng talinghaga na bigay ng kagandahan sa pagbigkas ng tula. Diba? Kung mapapakinggan natin yung isang o mababasa natin yung isang tula na may mga matatalinghagang salita, parang masasabi natin, napakaganda naman itong basahin dahil meron kang mga iba't ibang salita na kumbaga minsan mo lang marinig, minsan mo lang mabasa, kung kaya't nagkakaroon tayo ng interest doon sa tulan na ating pinapakinggan o binabasa. Na talinghaga, maaari tayong gumamit ng mga tayutay na nagbibigay ng tagong salita o tagong mensahe ng isinasaad na akda. Naintindihan? Ayan. Dumako naman tayo ngayon sa isang tula na talagang hanggang ngayon ay nagbibigay ng inspirasyon at kamulatan sa ating mga Pilipino. Ito ay isang tula na pinamagatang Ang Aking Mga Kabata na isinulat ng ating minamahal na bayanin na si Gat Jose Rizal. Ito ay isang tula na sinulat niya nung siya ay 8 taon pa lamang. Biruin niyo, 8 taon pa lamang siya ay ganun na ang pagmamahal niya sa kanyang bayan, pati sa kanyang wika na wikang lahi o wikang katutubo. Ayan. Hayaan niyong basahin ko sa inyo ito ng patula at nang malaman niyo kung paano nga ba nagkakaroon ng tamang pagkupas, tamang pagtaas o pagbaba ng boses kapag ikaw ay tumutula. Okay? Pagkatapos niyan ay susuriin natin kung ang mga elemento ng tula ay nakapaloob nga ba dito. Naintindihan? Ayan. Ang Aking Kabata ni Jose Rizal. Kapag ka ang bayan sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit, sanlang kalayaan na saring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. Pagkat ang salita'y isang kahatulan sa bayan sanayot mga kaharian, ang isang tao'y katulad kabagay ng alimang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda,
Kaya ang marapat pagyamaning kusa na tulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din ng Latin sa Ingles, Kastila at salitang anghel. Sapagkat ang poong malalim tumingin ang siyang naggawad, nagbigay sa atin. Ang salita natin tulad din sa iba na may alpabeto at sariling letra, na kaya nawalay dinatnan ng sigwa ang lunday sa lawa noong dakong una. Ayan, kung mapapansin nyo, itong tula na ito ay mayroong sukat na lalabing dalawahin, kung mababasa nyo. At ang saknong nito ay kinapapalooban ng limang saknong at sa limang saknong mayroong apat na taludtod. Ayan, apat na linya sa kada saknong. Men, itong kariktan na sinasabi sa tula na ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Dito, tinulad ni Jose Rizal ang mga tao na hindi marunong magmahal sa kanyang sariling wika. Ikaw Pilipino ka, hindi mo minamahal ang sarili mong wika. Kaya naman, tinulad ka niya sa isang hayop kung saan na tinatawag niyang malansang isda. Dahil dapat tayo mga Pilipino, kung tayo Pilipino, mahalin natin ang ating wikang katutubo dahil walang ibang magmamahal nito kundi tayo lamang. Bakit mo itataboy ang ating wika? Bakit mo isasantabi? Bakit mo hindi gagamitin? Bakit hindi mo mamahalin? Dito nga tayo pinaglaban ng ating mga bayani. Ito ang kanilang ginamit na puwersa para magkaroon tayo ng kalayaan. Ayan. Itong tula na to, ginamitan niya ng ganyang mga salita para hindi niya lubusang mailabas ang tunay niyang mensahe na kanyang ipinadadala sa mga Pilipino na hindi marunong magmahal sa kanilang wika. Sumunod naman ang talinhaga na ginamit niya sa kanyang tula. Ito ang una. Katulad ng ibong nasa himpapawid. Ang ating kalayaan na itinulad ni Jose Rizal sa mga ibong nasa himpapawid. Kung kaya ang ginamit siya sa talinghaga ito, gumamit ng tayutay na simile o pagtutulad. Sumunod naman ang kanyang ginamit na talinghagang, pagkat ang salita'y isang kahatulan sa bayan, sanayot, mga kaharian. Linya na ito o taludtod na ito sa kanyang tula ay ginamit niyang ang tayutay na sinekdoke o pagpapalit saklaw sa mga nangyayari. Okay? Yan, ito. Sumunod naman ay ang talinghaga na ginamit niya na ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Ito ay ginamit naman ni Dr. Jose Rizal para tukuyin ang mga tao or pagtayutay na pagbibigay ng personification. Ayan. Naintindihan ba? Dahil sinasabi natin na hindi lang dapat tayo magaling sa salita, hindi lang dapat tayo magaling sa pag-iisip, hindi lang dapat natin alam ang mga bagay-bagay. Bagkus, dapat ipinapakita natin ito sa gawa at sa pag-aaktwal. Dahil naniniwala tayo na hindi lang tayo puro salita at hindi lang tayo puro pagmamayabang na alam natin, gagawin natin ang pagtutula. Diba? Hindi naman dapat natin alam lang kung ano yung mga kahulugan, kung paano tumula, kung paano bumanggit ng mga tula. Dapat ipinapakita natin ito sa madla. Ayan. Kaya naman tayo ay magkakaroon ng pagtatanghal ng tula ngayon. Dahil natalakay na natin kung ano nga ba yung anyo ng tula, kung ano yung mga elemento, at kung paano nga ba gamitin ang mga elemento. Nakapagbigay na rin ako sa inyo ng isang halimbawa ng pagtutula. Ngayon naman, kayo naman ang tutula. Dahil alam nyo na kung paano tumula, alam nyo na, dapat hindi lang natin ipinapakita na alam natin. Dapat ipinapakita natin na kaya natin. Naintindihan ba? Kasabay ng pagsisend sa akin ng
interpretasyon nyo patungkol sa kasabihan na una kong sinabi sa inyo bago ang ating pagsisimula ng talakayan, isi-send nyo rin sa akin ang pagtatanghal nyo sa pagtutula na ibinigay kong tula sa inyo. Naiintindihan po ba? Okay, maraming salamat. At ngayon, bago natin tapusin ang ating talakayan, pakisulat muna ang ating takdang araling para ngayong araw na ito. Ang gagawin nyo ay gagawa kayo ng sarili nyong tula at gagamitan nyo ng mga elemento na paliwanag natin kanina. Okay? Kung may tanong kayo, maaari kayong mag-message ulit sa akin sa pamamagitan ng email or messenger. Nang sa gayon, matubunan ko kung ano ang inyong mga nais malaman. Ayun. Hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat.